Good morning mga Future Criminologists. Bago tayo magsimula sa another day ng pagli-lecture natin dito sa Abra CBRC. So by the way no, nandito tayo sa Abra CBRC. Sa lahat ng follower natin na malapit sa Abra area, pwede po kayong mag-enroll. Okay? Nagsisimula na po silang tumatanggap ng mga reviewee para sa Criminologist Licensure Examination this coming December. So nandito tayo ngayon sa Abra at sasagutin na natin saglit itong katanungan ng ating future criminologist na si future criminologist Ginelle Gicaldi from Rojas Capiz ng CBRC Rojas. Ang kanyang katanungan ay ano nga ba yung Mittimus order at sino nga ba yung nag-grant ng good conduct time allowance. So unang-una po, sasagutin po natin yan mga future criminologist. Mittimus versus commitment order. Okay? Pag sinabi po nating commitment order at saka Mittimus order, sila pong dalawa, it is an order of a court. Okay? To receive an inmate. It is order of a court to receive an inmate na binibigay po ito sa jail or sa isang institution. Okay? Pero ang pinagkaiba nila ganito. Ang commitment order ay binibigay ng korte sa jail or sa prison or sa prison or sa jail na kung saan to receive an inmate para tanggapin ang isang inmate for temporary confinement or for safekeeping only. Yan ang commitment order. Ibig sabihin, kapag ang na-receive ng jail ay commitment order, ang ibig sabihin, ang tao o yung inmates na yan ay hindi pa convicted. Wala pang final judgment. Ongoing trial pa lamang ang pangyayari sa kanyang kaso. Okay, ni-receive lamang siya ng jail in order to temporary confinement or for safekeeping. Pero kapag Mittimus na ang binigay sa jail, it is an order of the court, okay, na binibigay sa jail or sa prison to receive an inmate for the service of sentence. Ibig sabihin, kapag Mittimus na yung natanggap ng jail, ibig sabihin lang nun, mga future criminologists, na ang isang inmate ay magsiserve na ng sentence. Therefore, meron na po siyang final judgment. So, nakuha po natin ang kaibahan. Okay? Pag commitment order for temporary confinement. Pag Mittimus for serving sentence. So, ngayon, punta tayo sa good conduct time allowance. Unang-una, bago ko sasabihin kung sino yung mag-grant, alamin muna natin yung mga good conduct time allowance. Ilan nga bang good conduct time allowance every month ang kanilang makukuha? Iba po yung under revised penal code at iba din po sa Republic Act 10592. So inamend na po yon yung sa revised penal code. So the prevailing laws will always prevail. So ang susundin natin ngayon yung Republic Act 10592. Okay? Pero babanggitin ko lang din yung sa revised penal code. Okay? Under ng revised penal code po tayo. Okay, kapag ang isang inmate nakapag-serve na po siya ng first to 2 years of his sentence, okay, magkakaroon po siya ng good conduct time allowance every month na, okay, ilan po yon, that is only 5 days pag revised penal code. Kapag nakapag-serve na siya ng 3 to 5 years, okay, makaka-receive siya ng good conduct time allowance every year na 8 days. Pero kapag 6 to 10 years naman, makaka-receive siya ng 10 days, okay, each month or every month. Pero kapag 11 years up na ang kanyang na-serve, makaka-receive siya ng 15 days of good conduct time allowance each month. Pero sa bago, under Republic Act 10592, plus 15 po tayo. Therefore, kapag nakapag-serve na ng first to 2 years, okay, makaka-receive na si inmates ng, okay, 5 sa dati plus 15, 20 days na amount na po yan. Okay? Kapag 3 to 5 years naman ang kanyang na-serve, makaka-receive na po siya ng 23 days each month. Kasi 8 dati plus 15, 23 days. At kapag 6 to 10 years na ang kanyang na-serve, makakapag-receive naman po siya ng 25 days of good conduct time allowance every month. Sapagkat 10 days dati plus 15, so 25 days. And kapag nakaserve na siya ng 11 years up, so 15 dati plus 15, ibig sabihin sa bago, makaka-receive siya ng 30 days each month. Okay? Yun yung ating good conduct time allowance. So first to 2 years, 20 days.
3 to 5 years, 23 days, 6 to 10 years, 25 days, tsaka 11 years up, okay? That is 30 days, kasi 15 plus 15. So ngayon, ang tanong, sir, sino nga bang mag-grant ng ating tinatawag na good conduct time allowance? Okay? Under revised penal code, ang mag-grant is prison director. Pero binago na nga po yan under Republic Act 10592, na kung saan pwede na po mag-grant sino? Okay, director of Bucor, chief of BGMP, and any warden. It's either provincial warden, district warden, city jail warden, or municipal jail warden. So sila po ay may karapatan na po na pwedeng mag-grant ng good conduct time allowance under Republic Act 10592. So paano mga future criminologists, yan lang po muna sa ngayon, and sana makatulong po ito at ano lang po tayo, i-share po natin yung mga videos natin para makatulong pa po tayo sa iba. Thank you and God bless.